Tawagin na natin ang ating first contender from Metro Manila na si Adriel Alcantara. Yun. Hello. Adriel. Hi, welcome to Showtime Online. Hello. Dito ka. Dito ka, Adriel. Sit yourself. Moira pala to, no? Adriel. Sorry ha, medyo. Meron ka bang nickname? Angel. Ayun, mas madali. Angel without the end. Iba yun. Iba yun. Mabayaran mo ba yun pag nagkamali ka? Anong pinagkakabalahan ni Angel ngayon? Right now, actually, I'm a freelance graphic designer, so wow. I really like doing a lot of artsy stuff. So nice. And singing. Nice. Oh, yeah. Me myself is a graphic artist too. Yeah, me myself and I. Pero ano bang natapos mo nung ikay nag-college? Ikaw ba'y gumaduate na? Yeah, I actually graduated as a biomedical engineering. So basically, what we do is we make prosthetic limbs or yung mga artificial limbs sa mga naputulan, mga amputees, and yung mga ortho braces sa mga orthopedic patients, yeah. Mm-hmm. Oo, yung mga nabalian. Sobrang layo to what I'm doing right now. Yes, pinutulan ng asawa, pwedeng... Iba yun! Nabalik yun! Pero pa, noon time. Oo, pero parang ang layo, from being a graphic designer to biologic. Oo. Biological weapon, masasabi ko. Biological weapon. Biomedical engineer. Yun na yun. Bakit malayo? Creativity and art was really my passion. Mm-hmm. So, syempre, in our culture now, yung parents, malaki yung influence to what you have to do with your career. So, actually, my course is both medicine and art. So, I found an in-between. Actually, kasi pag-design din yung ano, diba, sa limbs, artificial limbs. Pero that being said, no, nasa family, bakit sa family ba? Meron bang background na talagang... Yeah, my cousin's a doctor, my grandfather's a doctor, my mom's a dentist. It's in the family. Yeah. Wow! It's a family tree. Yes, it's in the family tree. Yeah, ako yung black sheep kasi ako yung nag-iba. But you're not black. You're not wearing black. You're a brown hair. Blonde kasi yan. Gray. Pero napalitahan mo na itong nasa likod natin. Hindi, napalitahan ko na dapat pupunta ka ng Japan. Oh, yeah, actually. That was supposed to be my internship, but I wasn't granted the visa, so I stayed here in the Philippines. So it's fun. It's happier in the Philippines. What's the reason behind na hindi ka nabigyan ng visa? Yeah. Because I've never been to Japan, and I was requesting for a 3-month stay there. So basically, they didn't give me one because they don't know what I'm doing there. Okay. Nung hindi natuloy yung ikaw magtanong, dali. Go, Nico. You speak in English. We'll support you, Nico. When is not continue, where do you OJT? Hindi natuloy, continue. take OJT. So I didn't continue my internship anymore. That's when I started doing more of the graphic design. Pero paano yun? Naka-graduate ka pa rin? Even you weren't able to do your OJT? Yeah, after graduation, my first job was a marketing officer. Iba rin, manayo din. Sa sales ka naman, parang ganun. That's when I actually started finding that I really, really like, and my passion was into arts and the creative. So. Hindi ba mahirap yun? Kasi parang lahat ng side ng brain mo gumagana, meron ka sa arts. Which is good, I guess. Yeah. It's a good exercise. Exactly, I agree. I'm running, exercise is my running. Ano? Siya kasi exercise sa brain, ako running ang exercise. Okay, so only fit, not brain. Okay, let's continue. So you have a passion also in singing? Yes, because you didn't mention already about singing. I thought you were more interested about my work. But yes, in our family, they used to let me sing all the time in parties. Most of the time, just me. Just go ahead. How old were you when you started singing? I started singing around 6 years old. Oh, just kidding, huh? Hindi pa siya mat. She's just a kid during that time. Just kidding. Pero ito question lang. Why are you so fluent in speaking in English? Basically, I grew up here, but the rest of my cousins are American citizens. So in the household, I'm used to talking to them in the practice. Yeah, in English. Yeah. So even I actually only learned how to speak more Tagalog when I was in college. So ikayo, yung mga pinsan mo taga saan? In Winnipeg and in my home, we totally speaking English. Normally. Uy, pero yung si Aiden, ang fluent mag-English. May accent yung anak mo. DNA genes. Is it hard for you to speak Tagalog since English is your first language? I can speak Tagalog. I can actually say nakakapagbabagabag. Easily. Wow. Okay. So Jessica challenge. I cannot say Jessica, can you say kabag? Kabag. Okay. She's mother tongue is English.
She's mother tongue. Hey, high five! Yes. Ba't pag sila ang nag-usap, parang ang ganda pa. Ganda pa hanggan, no? Para, pag si Nico, ah, nyari po. Digit. Sorry. Pero tanungin natin, because this is February, do you have partner? This is February. Yes, actually, my boyfriend's actually with me. And he's in the audience. He's with me today. Wow. So how long you've been together? We've been together for a year. Wow. And our anniversary is actually in February. So. Wow. One celebration. I'm hoping there is. Okay, sa pagkanta mo, ano ba klaseng genres of music ang talagang pinapractice mo or talagang forte mo? I actually like a lot of lounge songs. So, I like... My challenge daw, sorry, tatagalogin mo daw lahat. Oh, okay. Oh, it's so hard for us. Okay. It's so hard for us. Wow, Nico. Tamay ka doon? Nico, I'm so proud. Pwede affected ka doon? Tagalog, as much as you can. Tagalog. Yung mga kinakanta ko, madalas pang lounge, okay. Madalas din... Oy, not counted. Lounge, English. Lounge, English. Ano ba yung lounge? Tanghalian. Lounge yun! Ano ba naman? Gutom ka na ba? Yung lounge, yung tambayan ba yun? Tambayan. Pwede, pwede. Okay, pwede. Tapos po, tapos mas kinakanta ko mga puro Adele. Oh. Nabanggit mo yung mga impluwensya mo sa pagkanta. Nung naranasan mo na ba mag-contest before? Kasi sabi mo, 6 years old, nag-start ka ng kumanta. Hindi pa po. Puro nung... Kaya mo yan. Do you need an interpreter? Siguro nung grade 1 lang po, pero maliit na contest. Sa eskwelahan lang. Oh, sa eskwela. So, pero nagkaroon ka ba ng formal training sa pagkanta? Wala po. Uy, wow. Sa mga summer workshops. Mm-hmm. Pero not really a proper, pa, paano, meron, like a proper training na hindi po. Pero bakit... Wow! Ba't may accent yung Tagalog mo? Pero bakit mo nag-join here but sa may, tawag ng tanghalan? Nahirapan ako eh. Bakit ka nagsali dito ngayon? Impluensya ng pamilya, pati ng mga kaibigan ko. Sila yung talagang nag... Pursigi sa akin na... Ay, ang lalim ng pursigi. Oo, hindi ka pwede sabihin mag-push ako yung nanonosebleed. Para sumali ako. Pero pasalamatan mo yung mga friends mo na... Encourage sa'yo. Salamat sa lahat ng mga nag-encourage sa akin. Ay, sa mga na nagpa-pursigi sa akin para sumali sa tawag ng tanghalan. I love you all. Salamat sa strength nyo. Hindi na nabanggit mo, Adriel, na na sa family nyo, talagang medical... talaga medically speaking, inclined kayo. Sa performing arts bar or sa singing, meron din sa family nyo na talagang marunong kumanta aside from you? I want to say yes, pero ako lang po lagi kasi nilang pinapakanta. So, ako talaga yung... Pambato nila. On duty kapag sa mga parties. Pero narinig mo na rin yung iba na may boses naman. Magaling yung mga pinsan kong kumanta. Wow. Pero mas magaling silang sumayaw. Uy! Ako hindi ako marunong sumayaw. Ito, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Aside dun sa mga binanggit mo kanina na pinush ka ng family and friends mo to join here, ano pa ba pinaglalaban mo at sumali ka sa tawag ng tanghalan? Actually, dahil nga ang dami kong hindi naman sa pinagdaanan, pero iba-iba yung ginawa ko since college, nag-graduate ako, tas iba din yung ginagawa ko ngayon. Gusto ko malaman kung ito yung magiging future ko din sa pagkanta. Dahil passion ko din siya besides the art. Yes. Hi, Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!